Today, malalaman mo kung paano mo i-handle ang emotions mo bilang lalaki. So, i-clear ko lang, hindi ko sinasabi na wala kang karapatang magalit, wala kang karapatang mainis, wala kang karapatang umiyak, or anything na gusto mong maramdaman. Kumbaga, lahat tayo, tao lang, and may nafe-feel tayo ng mga bagay-bagay, and hindi tayo magpa-function ng maayos kung hindi natin nafe-feel yun. So, kailangan din natin i-express yun. But minsan kasi, lalo na sa lalaki, pag may emotions ka at hindi mo to na-control at hindi mo to na-handle, minsan naapektuhan yung ibang tao sa paligid mo. Either masasaktan mo sila physically or verbally. Kaya diba maraming nagiging problem, maraming gera, maraming mga rape, maraming mga babae na abuse. Dahil yan sa mga lalaki na hindi na-handle yung emotions nila. Hindi nila na-handle yung libog nila, hindi nila na-handle yung galit nila, hindi nila na-handle yung sasabihin nila. So the point na maapektuhan yung ibang tao. Eh lalo na tayo mga lalaki, created tayo na muscular, na malakas. Kaya nga yung mga muscle natin malalaki. So ito, krenito ni God para sa atin, mag-work tayo and to protect yung mga babae sa paligid natin. But kung ikaw, ginagamit mo yung strength mo, yung power mo, yung muscles mo to hurt other people, especially babae, eh hindi tama yon. Okay? So ang key dyan, kailangan matutunan mo kung paano mo i-handle yung emotions mo. And alam ko naman, maraming sa atin mga lalaki, hindi natuturoan ng ganito. Kasi iba sa atin, yung fathers natin, hindi rin magandang role model minsan. So minsan, kailangan talaga nating humanap ng ibang tao na ituturo sa atin itong mga basic na bagay na to. And once na matutunan mo to, mas magiging masaya ang buhay mo and yung mga tao sa paligid mo, mas ma-enjoy na makasama ka. First tip kung paano mo i-handle ang emotions mo bilang lalaki is you need to stay away from the situation. Kumbaga sa hypnosis, may tinatawag na pattern interrupt. Let's say may kausap ka, galit. Yung iba minsan mag-joke or aalis or mag-iisip, uupo, or anything na mawala yung momentum ng emotion. Kasi sa hypnosis, ang sabi nila, once nagalit ka, sample galit ka, then let's say may nag-joke, may nakita kang dumaan na or something, nawala yung attention mo dun sa galit, napunta dun sa tinignan mo or na-distract ka. Ang sabi nila, para mapunta ka ulit sa galit na yun, kailangan mo ulit i-build up siya. And syempre, it takes time, no? Kailangan mangyari ulit yung situation na yun. So, ang key, para ma-handle mo yung emotion mo, minsan, kailangan mo mag-stop. Kung kailangan mong mag-walk out para lang maiwasan yung komosyon na sobrang lala, mas okay. Ako ginagawa ko yan. Pagka let's say bad trip ako, may tao ako na na-bad trip ako sa kanya doon sa ginawa niya. Minsan gagawin ko, papalabasin ko muna siya. Lumabas ka muna, ayaw muna kita makita. Ganun muna. Kasi mas okay na yun kaysa bulwakan ko talaga siya. Hindi ko sinasabi na ako, hindi na ako nagagalit ha. Hindi ko sinasabi na perfect na ako, like sobrang kalmado ko na buong buhay. Hindi. Nagagalit din ako, nababad trip din ako, but somehow na-handle ko siya. And di ko alam sa mga kasama ko sa work or sa anything, di ko alam kung meron sila masasabi sa akin. But feeling ko naman most of the time, na-handle ko siya. Isang tip yon, ang tawag doon pattern interrupt. So ito, pag may jowa ka, magagamit mo din. Let's say, pag galit siya, pwede kang mag-joke. But syempre, kailangan mo din maging sensitive minsan. Baka mamaya, seryoso na yung sitwasyon, tapos di naman siya galit, nag-explain lang, tapos ikaw, joke ka pa rin ng joke. Medyo hindi na okay yon. But ito, pwede mo itong gamitin sa sarili mo. Pag bad trip ka, ramdam mo magagalit ka na, pwede ka mag-walk out, mag-stop ka muna, punta ka sa ganito, or anything na pwede mong gawin para ma-stop yung process na galit ka or bad trip. Next tip kung paano may handle ang emotion mo bilang lalaki is kailangan meron kang productive na outlet. So, ano tong productive na outlet? Kasi minsan, ang ginagawa ng ibang tao, pag bad trip sila, galit sila, depressed sila, or broken hearted sila, pumupunta sila sa mga negative na outlet. Ano yung mga yon? Una, magda-drugs, pupunta sa maling barkada, magsisigarilyo, mag-aalak, magsusugal, or anything na gagawin nila para ma-distract ang sarili nila. Hindi mali na i-distract mo yung sarili mo. Maganda yon, kasi parang connected to somehow sa first tip. Ang mali kasi kung sa mo dinala yung negative na feeling na yon, which is dinala mo rin sa negative na bagay din, sa sugal, droga, malimbarkada, sugal, which is mali. Ang gagawin mo, hahanap ka ng productive na outlet. Ang pwede mong gawin, let's say kung bad trip ka, let's say na-busted ka or napagalitan ka sa work mo, instead na magsugal, mag-drugs ka, maglasing ka, ang gawin mo, mag-gym ka na lang. Magbuhat ka doon. Doon mo ilabas yung galit mo. Maganda pa yung naging effect. Nalabas mo na yung bad trip mo, nalabas mo na yung stress mo, gumanda pa yung katawan mo. Okay? Or kung ayaw mo mag-
mag-gym, maglakad-lakad ka, mag-jogging ka. Kung ayaw mo yun, manood ka ng favorite sports mo, manood ka ng favorite na movie mo. Or kung ayaw mo yun, mag-gitara ka, mag-play ka ng instrument, or mag-practice ka ng skill na ginagawa mo. Kumbaga, yung bad trip, yung galit, yung emotion na yan, malakas na energy yan. Ang gagawin mo dyan, ilalagay mo yun sa something productive na magbe-benefit ka. May kilala ako, isa sa mga close ko na tropa, sabi niya sa akin, pag bad trip daw siya or may negative feeling siya na nararamdaman, minsan daw 6 times a week na siya mag-gym kasi yun daw yung outlet niya. Minsan nga nagiging twice a day pa kasi instead daw na ilagay niya sa ganito, sa ganyang bagay na hindi makakatulong sa kanya, i-gym na lang daw niya. Which is maganda naman, sobrang ganda ng katawan niya. At the same time, na-handle pa niya emotions niya. Hindi mali na i-distract ang sarili. Ang mali kung saan mo nilalagay yung sarili mo after mo ma-distract. So maganda, positive outlet, doon mo ilagay gym, sports, load ka na lang ng movie, mag-work ka na lang, di ba? Kaysa ilagay mo yung sarili mo sa negative na side like droga, alak, sigarilyo, sugal. So kung may nakita ka mga influencer na ganito yung ginagawa nila tapos mukhang cool tingnan, hindi yan cool tingnan. Maniwala ka sa akin. Next tip kung paano mo i-handle ang emotion mo bilang lalaki is kailangan mo makipag-usap sa supportive na friend or relative mo. Okay, kasi minsan may mga bagay na hindi mo talaga kaya on your own. Kailangan mo ng someone na makakausap. Kaya dito pumapasok yung right environment. Kasi pag tama yung environment mo, tama din yung sasabihin nila sa'yo. Pag tama yung sinabi nila sa'yo, tama din yung magiging resulta mo. Kasi minsan, ikaw nakikipag-usap ka naman, kaso BI kasi yung kausap mo. Eto tol, magsugal na lang tayo, manchicks na lang tayo, mangganto na lang tayo. Ang end up, siyempre, ikaw wala kang magawa, depressed ka or anything, susundin mo lang kasi gusto mo sumaya eh. So, nangyayari sa'yo, mas nagiging downward spiral ka na. Kumbaga, pababa na yung nangyayari sa'yo. Okay, so hindi mali makipag-usap pag may problema ka. Hindi rin tama na susuloyin mo minsan yung problema. Unless kung sobrang lakas mo na, sobrang capable mo na. Okay, hindi mali makipag-usap sa ibang tao pag may problem. Ang mali is kapag mali yung tao na kinakausap mo. So, dapat titignan mo kung kanina ka kumukuha ng advice. Make sure mo ba na tama ba yung ginagawa niya sa buhay niya. Check mo kung baga yung resulta ba na gusto mo is meron din siya. Let's say, may problema ka sa relationship, may problema ka sa finance, may problema ka sa body mo. Make sure mo ba na siya, maganda ba yung body niya, maganda ba relationship niya, maganda ba yung finances niya. Kung baga, huwag kang hingi ng advice sa someone na hindi pa nakuha yung bagay na gusto mo. Kung kausap lang, okay lang. Pero let's say, kung may certain advice or certain goal ka na gusto, make sure na hingin mo yan sa tao na nakuha na yung gusto mo. Next tip kung paano mo ma-handle ang emotion mo bilang lalaki is kailangan mo matutunan mag-meditate. Kasi yung mind natin, tol, sobrang powerful niyan. And ang goal mo dapat, makontrol mo yung mind mo. Hindi yung mind mo ang nagko-control sa'yo. Mali yun. Okay, kasi yung mind mo, kailangan mo matutunan siyang ma-shutdown. Kailangan mo siyang matutunang turuan mag-relax. Okay, kasi minsan, pag bad trip ka, sobrang dami pumasok sa isip mo. And hindi mo siya makontrol. So, di mo na rin makontrol yung galaw mo. Kaya minsan, di mo alam, nakakasakit ka ng iba kung ano na rin yung nasasabi mo. So, kailangan mag-meditate ka kasi dyan mo matuturuan yung mind mo na sumunod kung paano ba yung gusto mo mangyari. Let's say, kung gusto mo, relax lang, relax lang. Kaya maganda dyan, mas magiging kalmado ka, mas magiging relax ka, mas magiging poise yung galaw mo. Maraming tutorial ng meditation, maraming tutorial dyan sa YouTube. Kung paano mag-meditate ng tama, pwede ka mag-search. Basta ang point, kailangan ma-relax mo yung mind mo. Kasi minsan, kaya lang naman tayo nagkaka-problem, hindi mo ma-relax yung mind. So, ang dami niyang gustong gawin. And minsan, yung naiisip mo, hindi na malagi lahat tama. So, kailangan ng goal mo, isipin kung tama ba yung iniisip mo. Make sense? So, ang goal mo, kailangan meron kang ability na isipin kung tama ba yung iniisip mo. Okay? Kasi hindi lang basta pumasok sa utak mo, gagawin mo na. Okay? Kailangan iniisip mo din yung mga bagay na iniisip mo. Next tip kung paano mo i-handle ang emotion mo bilang lalaki is you need to think productively. Okay? Pag may problem, may situation ka na hindi maganda, i-analyze mo. Kumbaga, para siyang isda na hinihimay mo. Ano ba yung nangyari? Ba't ako napunta sa gantong sitwasyon? Ano ba yung pagkakamali ko? Ano ba yung hindi ko nagawa? Ano ba yung nagawa ko? Kaya ano ba yung kulang ko? Ano ba yung saan ba ako nagsobra? Okay? Kasi minsan, kaya lang naman nagkakaroon ng problem kasi may isang bagay na nagawa na mali o may nagawa na hindi naman dapat gawin. So, kailangan mo i-analyze yan. Kailangan mo i-backtrack. So, ano ba? Saan ba ako nagkamali dito? And, syempre, it takes maturity kasi yung iba, pagka mali sila, hinayaan na lang. Kasi ayaw nilang ipamukha sa sarili nila na mali sila, which is, hindi ganun. Kasi pag may mali ka, kailangan mo i-admit sa sarili mo na mali ka. Kasi hindi mo masusolusyonan yung bagay o yung problema na hindi mo ina-admit na problema siya. Paano
mo masusolusyon kung ikaw na pala yung problema? Diba? E ayaw mo tanggapin sa sarili mo na ikaw yung problema. So, anong gagawin natin? Wala. Kung may problem, i-analyze bakit nagka-problem. And kung ikaw talaga yung problem, kailangan tanggapin mo yun sa sarili mo. Next tip kung paano ma-handle ang emotion mo bilang lalaki is kailangan i-immune mo na rin yung sarili mo sa mga hirap. Kailangan i-immune mo yung sarili mo sa hardship, sa challenges. Kasi yung mga tao na nakikita mo ngayon na relax na pag may problema para hindi na sila nababother. Especially ito yung mga may edad na, hindi naman sobrang tanda. Like marami na experiences, nasa 30s, 40s na. Kasi sila yung marami na experience. Kaya pansin mo yung mga matatanda, di ba? Pag may problema, may sakuna, may kalamidad, may crisis, hindi na sila kinakabahan. Bakit? Kasi sa tinagal nila na dinaanan sa mundo, nakita nila lahat naman ng problema na susolusyonan. Okay? Kaya hindi na sila kabahan. Di ba? Kaya minsan pag kumausap mo yung matanda tapos may problema ka, parang minsan nakaka-bad trip, di ba? Kasi wala silang reaction sa problema mo. As in, madali lang yan, ganito lang yan. Kasi nga sila, ang dami na nila na experience. So, kaya ang gagawin mo, pwede mo ma-hack yun. Kaysa hintay mo pang tumanda ka ng 70, 60, 50 para ma-experience yun, pwede mo damihan agad. So, ang gagawin mo, damihan mo yung experience mo, damihan mo yung bagay na ginagawa mo, damihan mo yung problem na sinosolve mo. Eh, mapapansin mo, early age mo pa lang, 20s mo pa lang, kalmado ka na, relax ka na, kasi ang dami mo na agad na harap na problema eh. Kaso nga lang, problem, pag meron kang problema tapos iniiwasan mo, hindi mo natuturuan yung sarili mo, hindi mo na bibuild yung sarili mo na maging problem solver, na maging kalmado sa mga problema. Kasi nga, iniiwasan mo eh. Ang key lang para maayos means, kailangan mo lang harapin. Yun lang, walang ibang way. Yun lang talaga. So, isa to sa key. So, ito hindi siya para sa lahat kasi kada tao talaga may certain stress lang tayo na kayang gawin or kayang i-handle. So, depende talaga to sa tao. So, kung ikaw yung tipo ng tao na kaya mo pa mag-handle ng madaming problema, eh, mas maganda yun. So, sulitin mo na siya.